paano natin mapapahalagahan ang ating mga magulang? Nandito pa ba ang mga magulang mo? Kasama mo pa ba sila? Kumusta ang relasyon mo sa kanila? Marami sa atin humiwalay na sa ating magulang dahil may sarili ng pamilya. Meron naman nag-aaral pa kaya kasama pa ng magulang sa bahay. Yung iba naman kahit may pamilya na, kasama pa din ang magulang sa bahay. Alin man dyan ang sitwasyon mo, ito ay para sa'yo. Unang-una, respeto. Irespeto natin sila sa lahat ng pagkakataon. Kung kaya nga nating irespeto ang ibang tao, mas dapat lalo ang magulang natin. Marami sa mga kabataan ngayon ang walang pakundang sumagot-sagot sa kanilang mga magulang. Hindi nila naiisip ang paghihirap ng mga ito habang pinalalaki sila. Yung pagod at puyat ng nani at tatay mo sa araw-araw na pagtataguyod sa'yo, napakalaking sakripisyo nun para suklian lamang ng lapastangan na anak. Pangalawa, atensyon at oras. Ngayong matanda na sila, mas dapat natin silang bigyan ng ating atensyon at panahon. Minsan sa isang linggo, dalawin man lang, dalhan ang paborito nilang pagkain or mag-set ng Sunday lunch kahit sa bahay lang. Alam nyo bang napakasaya na ng magulang natin kahit mabigyan nyo lang sila ng inyong panahon kahit pa sobrang busy kayo sa trabaho? Pangatlo, alamin ang kanilang pangangailangan. Hindi lingid sa atin na marami sa matatanda nating magulang ngayon ay hindi napaghandaan ang kanilang pagtanda dahil sa maraming kadahilanan. Isa na doon ay ang pagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan tulad ng pagpapatapos sa ating pag-aaral. Dahil sabi nga nila, anak, wala akong maipamamana sa iyo kundi ang mapagtapos kita ng pag-aaral. Kaya bilang anak na nakapagtapos na at kumikita na ng sariling pera, matuto sana tayong magbigay sa ating mga magulang, lalo na kung alam nating wala na silang kakayahang magtrabaho. May mga nababasa kong artikulo tungkol sa hindi obligasyon ng mga anak ang kanyang mga magulang. Siguro maaari. Pero ang pag-aaruga at pagbibigay sa ating magulang ay hindi obligasyon, kundi isang pagmamahal. Bilang isang magulang, masaya sila sa maliliit na bagay na ginagawa ng isang anak. Pagbibigay ng atensyon, oras, respeto, pag-aaruga ay isang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Sana bilang anak, makita mo ang pagkukulang mo sa iyong mga magulang bago pa mahuli ang lahat. Maiksi lang ang buhay, kaya sulitin natin ang pagkakataong may magulang pa tayo. Payo para sa anak, salaminin natin ang ating mga magulang. Paghandaan natin ang ating pagtanda nang sa gayon hindi tayo maging pabigat sa ating mga anak pagdating ng panahon. Dahil hindi natin alam kung paanong pagkalinga ang kaya nilang ibigay sa panahong tayo ay mahina na. Para sa mga anak na ginagawa ang simple pero napakahalagang mga bagay na ito para sa kanilang mga magulang, saludo ako sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang dahil ang lahat ng kabutihang ito ay mag-aani ng kabutihan mula sa Diyos. Isang kautusan ng Diyos mula sa Efeso 6:1-3. Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil ito ay matuwid, parangalan mo ang iyong ama at ina. Iyan ang unang utos na may kasamang pangako para mapabuti ka at humaba ang buhay mo sa lupa. If you like this video, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos.